Me pide usted dos palabras, diré algunas ideas mías sobre los inventos. El aparato que usted manipula es maravilloso, porque reproduce la figura movible al mismo tiempo que emite el sonido de la voz. Cuando con el tiempo se perfeccione este invento, el mundo quedará sorprendido ante los cuadros vivientes y parlantes que ello exhibirá sobre el tiempo. Sa dami ng naging kaganapan noong unang panahon, ang sining ay nagsilbi ng kasaysayan ng ating bansa at naging parte na rin ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ito rin ang nagbigay ng oportunidad upang makilala ang mahuhusay na alagad ng larangan ito sa buong daigdig. Hindi lamang mga pambihirang tanawin ang ipinagmamalaki ng mga Pilipino, kundi maging ang angking talento pagdating sa mga obra. Sa buong Pilipinas, kilala ang rehiyon ng Bicol sa natatangin nitong husay pagdating sa kontemporaryong sining. Hindi lamang galing sa musika at sayaw ang itinatampok ng rehiyon, kundi maging sa literatura, pagpinta, iskultura at marami pang iba. Samot-sari ding parangal ang natanggap ng Kabicolan sa pang-internasyonal na entablado. Isa na rito ang pintor na si Pancho Piano na nagpamalas ng pagiging uragon at ibinahagi nga ang kanyang tibay sa pagpinta sa mga bansang Japan, Saipan, Amerika, France, Austria, Germania, Belgium, Italia, at Switzerland. Kilala rin ang Bicol bilang pinakamalaking tagaangkat ng abaka na ginagamit hindi lamang sa katutubong materyales kundi pati na rin sa larangan ng pormahan at paggawa ng salapi ng Pilipinas. Makikita ang paggamit ng iba't ibang kulay, disenyo at estilo upang makalikha ng produkto na naiiba sa mga karating rehiyon. Pamilyar ka ba rito? Tiyak na hindi ito pinalampas sa bawat kasalang nadaluhan mo na. Ang pantomima ay nagmula sa sorsogon na nangangahulugang pagkuha ng loob ng lalaki sa babaeng kanyang iniirog. Ilan lamang ang mga nabanggit sa ipinagmamalaking gawa ng rehiyon. Kaya ano pang hinahalat mo? Madya na asintang hilikuntaan sa tuyang kultura. Baka ika na ang sunod na orgulyo, kan Kabicolan.